malaki, sold na sold. Lagpas isang dangkal eh, oh. Malaki! Siyempre, para masulit, di ba? Mas mabubusog ka. Pang malakas na food trip baka mo mga wonder ang malinamnam at siksik na empanada sa Bulacan, ang haba! Eh, ang higanteng barbecue sa Taguig, lagpas pa raw sa isang ruler? Nakakalula pala. Tingnan nyo naman, oh, mga kawander, ito yung sukat, ito yung mukha ko. Ang kawander nating si Angie Portiera may paandar pa na version. The heavier, the merrier. 18 inches na dambuhan ng burger sa Batangas. Paramihan ang mauubos ang Team Angie at Team Mark. Let's go! Sino kayang challenger ang tatanghaling winner? At ang pambato ng Tiga Cebu, 50 litro na mango float all the way. Malaking buffet sa birthday. Nako, mga ka-wonder, kapag food trip si Juan, hindi yan magpapahuli, di ba? Gusto mo maliliit na size lang, na pang solo lang, gaya nito, yan. Food trip, yun namang iba, eh gusto malaki talaga para pang share, pang sharing na, o kaya naman dahil nagtitipid. I wonder, ano-ano ang mga pagkain panalo sa laki at panalo pa sa lasa. Basta Pinoy street food, inihaw ang naghahari. Pero kadalasan, ang sangstick ng inihaw, bitin. Pero worry no more mga ka-wonder, dahil dito sa Taguig, di ka raw mabibitin. Ang inihaw kasi nila times 2 sa laki. Ang mastermind sa giant barbecue na ito, ang ka-wonder nating si Lauro. Taong 2003, nagtayo ng ihawan ang pamilya ni Lauro para pangdagdag gasto sa araw-araw. Pero lumipas ang ilang taon, nakaisip ng pakulo si Lauro. Ang barbecue nilang dati, 8 inches lang. Itinodo ni Lauro at ginawang 14 inches. Talaga namang sulit sa laki ang barbecue na ito. Nung nag-umpisa po talaga yan, ano, maliliit lang po talaga. So yung typical na barbecue lang na nung araw, 2003. So habang lumilipas po yung panahon, naiisipan ko lang po siyang palakihin. Tapos meron akong pinuntahan na parang isang store na nakita ko lang po yung stick na yon. So naging na-curious lang ako sa haba. Sinubukan ko pong i-apply. Nung tinry namin, umukay naman. Sabi ko, what if ituloy na natin to? Kaya yon, doon na namin kinamap yung giant barbecue. At para magkaalaman kung wow rin ang lasa, isang giant ang ating makakasama. Ang ating ka-wonder na si Angie Portiera. Grabe naman laki nito. Lagpas isang dangkal eh, oh. Mga ka-wonder, saktong-sakto itong malalaking pagkain na hawak ko ngayon dahil sobrang gutom ko ngayon. Tingnan natin mamaya kung ano pang malalaki ang may lalabas ni ate at ni kuya dito sa Giant Barbecue Adventure natin ngayong araw. Naihaw na yung ating mga pinaihaw kanina. Hindi natin pwedeng hindi titikman at syempre hindi natin palalagpasan yung mga gatong kalalaking bagay at pagkain. Kaya naman ngayon, sir, damayan mo, tikman natin isa-isa lahat nung inihaw mo kanina. Tingnan nyo naman, no, mga ka-wonder, ito yung sukat, ito yung mukha ko, ito yung pagkain. Nakakainin namin ngayon. Sobrang laki. Kahit malaki siya, masarap. Tsaka malambot. Hindi siya yung matigas na karun eh. Makapal siya pero malambot. Next natin is how. Dito, kila sir, tatlong beses yung nilaki. Sir, magkano itong isang serving ng iso? Nag-range lang po siya ng yung katulad po ng isaw. 40 pesos lang. 40 lang to? Apa? Alam mo ang kulang sa akin ngayon? Kanin. Mm-hmm. Ito lang mga ka-wonder. So mga low blood dyan, pero kailangan iwasan ng mga high blood. Ang Betamax. Tingnan mo naman.
masasarap ng dugo. Makaka-wonder kayo nung matikman to. Sobrang panalo, sobrang sarap, sobrang sulit, sobrang laki, lahat na. Habang enjoy na enjoy ang dalawa sa pagchibog, lingid sa kalaman ni Lauro, may malaking surpresa ang inihanda pala si Anjo. Ano kaya ito? Mga ka-wonder, syempre hindi tayo papatalo kung si Kuya mayroong 14 inches. Tayo, meron tayo dito. 22 inches lang naman. Ganyang kalaki. At nakita niyo ba yung mga cut ng ating karne? Ganyang kataba, ganyang kalaki. Pang pamilya, pang adobo. Pero ito, barbecue. Si Kuya, pag di pa nagulat sa ganitong kalaking barbecue, ewan ko na. So, surprise natin siya ngayon. Tara! Parang masyado mo niyayabahan sa kargada mo. Hindi porket malaki yung sayo, hindi kami papatalo. Kami mga tiga-wonder, mas malalaki kargada namin. Ito lang naman, Kuya. Oh. Ito, hulaan mo ilang inches to. Asan yung sayo? Ikumpara natin. At magkakaalaman. Oh, alam ko na. May kasabihan nga, mga ka-wonder, kapag matangkad, malaki ang dalang barbecue. Ayan, ito na yun, patunay. Legit. Legit, Kuya. Approve. 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 Adobo na to ng dalawang pamilya eh. Pero I wonder, ano kaya ang pulso ni Juan pagdating sa pagkain? Ano ang masulit? Malaki ba o maliit? Tatanong tayo kung ano nga ba ang gusto nung nakakarami? Ang malaki o ang maliit? Let's go! Ate, ate, ate! May tanong ako. Ano mas gusto mo? Malaki o yung sakto lang? Yung sakto! Bakit sakto lang? Para sakto na inyo, meron. Sarap! May nakita tayo next target. Tapusin ulit natin. Hello, maganda nga po. May tanong lang po ako sa inyo. Ano pong mas gusto nyo? Yung malaki o itong sakto lang? Siyempre, mas malaki. Bakit mas malaki ang gusto nyo? Ay, nakakabusog yun. Mas nakakabusog? Pero paano pag ito lang yung meron? Ay, bitin yun. Bitin to? Yeah. So, dito ka sa mas malaki? Dito ka sa malaki. Okay. Overloaded at busog na busog ka. Okay, maraming salamat. Okay. Ano mas gusto mo? Itong malaki o yung sakto lang? Malaki. Bakit yung malaki? Mas marami. Grabe yung tingin mo sa malaki, oh, ate. Sa pag- Maka-wonder, paborito nyo rin ba ang burger? Kadalasan lang nating makikita ang mga burger, yung maliliit. O ito, gaya nito. Pero ngayong araw, gagawa tayo ng burger na triple. Hindi lang triple, baka limang beses pang laki nito. Ito ang ating burger! Tantaran! Parang ano to, kawa size. Tuwa na tayo ng burger. Siyempre, lalagyan natin ng ketchup. Yan. Spread natin. Ito na yung patty. Yan. Tapos lalagyan na natin siya ng cheese. Dahil ito ay good for four. Ang tingin ko lang, good for four. Lagyan natin siya ng cheese na pang-apat na tao. Mustard. And tapos lagyan na natin ng lettuce. Tapos, ilagay na natin ang pinaka-cover. Ayan na! Giant burger! Ang laki! Mabigat, ha? Pero alam niyo ba, mga ka-wonder, na may ilalaki pa ang burger na ito? Sa probinsya ng Laurel, Batangas, mayroon daw sikat na dambuhala. Dambuhalang burger! Ang may pakana ng higantang burger na ito ang mag-asawang sina JC at Joy. Ayon sa kanila, gusto nilang gumawa ng pagkain na perfect sa panlasa at perfect din pagsaluhan ng pamilya at barkada. Pangarap talaga namin mag-asawa na magkaroon ng isang restaurant. Kasi siyempre, sabi namin, Batangas kasi kilala na yan sa Lomi eh. So aside sa Lomi, ano kaya yung pwede naming itinda na gustong-gusto ng masa? At ang naisip namin mag-asawa, syempre, yung burger. Ano? Mm-hmm. Naisip namin ng kaibigan namin na buhay naman namin yung malaki. So, yung pang-pamilya. Pang-pamilya, pang-barkada. Ang kanilang burger aabot ng 27 inches. Grabe, ang laki! Ang tawag nila dito, King Kong Burger. Hango sa dambuhalang fictional character na gorilla sa pelikula. Ang iba nilang burger hango rin sa iba pang kilalang giant creatures tulad ng Godzilla Burger
at Jurassic Burger. Bagay na bagay for sharing. Makalipas nga ang 3 taon, tuloy ang naging maunlad ang kanilang burger business. Pero tulad ng Bulkang Taal na malapit sa kanilang bayan, hindi sa lahat ng oras payapa. Malapit tayo sa Bulkan eh. To be exact kasi 6.8 kilometers tayo from the crater. Kaya noong pag nag-aalboruto yan at nalalockdown si 7 kilometers danger zone, ay talaga naman nalalockdown din kami. Talaga po minsan parang nakakapasuko na. Pero dahil nagtitiwala kami sa Panginoon na dadaan lang naman yan at lilipas din. Kaya nagpapatuloy kami. Para masubukan at matikman ang dambuhalang burger na ito, makakasama pa rin natin ang kahuwander nating si Anjo. Kasamang sparkle artist at content creator na yes sa lahat ng bagay, si Mark Oliveros! Magandang araw mga ka-I-Wonder! Ako po si Anjo Perguera. Ako naman si Mark Oliveros. At ngayong araw, dito po kami sa Laurel, Batangas. At kung makita nyo sa aming harapan, ay hindi po kami magsasamyup, hindi kami magsasalad, hindi kami magsisigang. Ngunit kakain tayo ng isang kakaibang burger. Dahil dyan, hinamon tayo ngayong araw ni Sir JC Landicho, ang may-ari ng Burgers Ahoy, para turuan tayo kung paano ka gumawa ng isang masarap na burger. Ayan! So may dala akong burger na napakasarap, ano? Wow! Sir JC, masarap. Ang tanong, kayang-kaya nyo bang gawin ang burger na ganito? Ganyan lang kaliit, yes. Kaya namin yan eh. Dalawang kagat ko lang yun. Ito, kayang-kaya, pero hindi yan ha. Kasi ang ipapakita natin sa ito, ipapagawa namin sa inyo ay ilabas ang ating burger! Siyempre, ang pinagmamalaki natin, ang ating siyempre, ang ating Gansin Burger! Okay, sabi ko nga sa inyo, hindi maliit na burger ang ipapagawa ko sa inyo, kundi dambuhalang burger! For comparison lang, itry natin sukatin tong normal na burger sa malaki. Tingnan mo naman, Mark, yung diferensya nung... Sa paggawa ng dambuhalang burger, unang ilalagay ang mayo at ketchup, lettuce, kamatis, pipino, sibuyas, ang higit 2 kilong burger patties, ang secret cheese sauce, at syempre ang dambuhalang burger buns. Hindi lang dyan nagtatapos, atin namang isusunod ang nachos, fries, at chicken. Wow, Anjo at Mark, pang malakasan naman pala ang dambuhalang burger na yan. Pero balita ko, may dagdag pang challenge si JC sa inyo. Ang amo ni JC, paunahan matapos sa pagkain ng dambuhalang burger. Team Anjo at Team Mark, kakasaba kayo? Let's go! Ang sinasabi mo, Mike, wala ka pala eh. Baba na ako. Ano, arf, arf? So ano na, umpisahan na natin ang dambuhalang burger natin. 1, 2, 3, atay! Bingan mo! Sa John Burger Eating Challenge, Team Anjo. Sir JC, meron bang papremyo para sa Team Anjo? Meron! Kung meron tayong dambuhalang burger, meron din tayong dambuhalang lomi. Kaya ilabas na ang inyong papremyo, ang ating giant lomi! At talagang hindi ka nagpatalo, Anjo. Congrats! At i-enjoy mo ang iyong dambuhalang lomi! Labada na yan eh.
dito sa San Miguel, Bulacan, sa kalye na ipinangalan sa isa sa kalihim ng makasaysayang unang republika ng Pilipinas na si Felipe Buencamino. Mayroon palang pangmalakas ang merienda na babalik-balikan ng kanilang mga suki. Ang may pakulo raw nito si Teacher Lani. Si Teacher Lani, guru na, kusinera pa. Naengganyo raw siya magluto at mag-eksperimento dahil sa mga tiyahe ng asawa mula sa pamilya Buencamino. Elementary pa lang, mahilig na talaga akong magluto at mahilig din ako magtinda. Ang mahihilig talaga sa pagkain ng mga Buencaminos, being meticulous, mga Buencaminos talaga. At para mas maging kapansin-pansin ito, nirekomenda ng kanyang anak, asawa at pinsan na i-level up ang sukat at flavors nito. Kaya naman ang lesson ni Teacher Lani, ang recipe ng paandar niyang dambuhalang empanada na ang sukat aabot sa 2 pulgada at tumbas ang 75 pieces ng normal size na empanada na pinagsama-sama. Unang tinry ko to, iniluto ko siya sa maliit lang na kawa. So naluto yung ilalim, problema nung nahati siya sa gitna, tinuloy ko pa din. Nagkataon, uwi dito yung mga pinsan ko. Yun ang sinerve ko sa kanila merienda. Nagustuhan nila. Ako, sa isip ko, hindi yun perfect kasi dahil trial nga lang, binidyo, senior sa mga friends. Tapos nung pinost ko yun, yung time na yun, ang dami nag-order. Effective nga raw ang kanilang pauso dahil nang i-upload ito sa social media, umabot ng mahigit 1 million views. Dahilan kung bakit marami na nga raw naging interesado hanggang naging patok itong pambato ng mga salo-salo at pangregalo. Ang kakaibang sukat nito nakatulong ng husto sa kanilang negosyo. Hindi lang kasi panalo sa laki ang panlaban nila kundi wagi rin sa lasa. Aba, sa nag-uumapaw na sahog palang kitang-kita na. May chicken ala king, ham and cheese at spicy tuna. 3 flavors. Pasok lahat sa isang higanteng empanada. Pagkatapos masahin ang dough na magsisilbing crust, ilalatag ito sa pinasadyang hulmahan. Sunod na palalaman na ito ng sari-saring sahog. Saka naman itutupi para maisa na maigi ang tagiliran na nakapaligid dito. Gamit ang ating electronic at thermometer, soak natin ito, then tingnan natin kung ano na ang kanyang temperature. 150 degrees Celsius. Pwede na po natin ngayon ilagay ang ating giant empanada. At ang panghuli, masinsinang iluluto palubog sa malaking kawa. At makalipas ang 2 minuto, luto na ang giant empanada. Hindi po siya oily kasi yon nasa formula ng aming dough kung bakit sa halip mag-absorb siya ng oil, nagwi-withdraw siya ng oil. Pero I wonder, saan nga ba nanggaling ang empanada? Sa kasaysayan, ang empanada nagmula pa raw sa Espanya na noon tinatawag na Galicia. 16 na siglo na ang nakalilipas. Ang original nga raw na versyon nito, isda o seafood ang palaman at inihahain sa mga gutom na manggagawa para paghatian. Very flavorful yung presentation ng pagkain. Yeah. Sarap. Parang sobrang lambot. Yeah. Like, nagko-complement siya dun sa palaman niya. Sa tinapay, naghahalo yung crispy, tapos yung parang yung malambot. Bete lang kaya ko rin yung flavor. Like yung ham, tapos yung cheese. So far, panalo po yung laso ng meat and cheese po. Dito sa Talisay, Cebu, may bagong bidang panghimagas. Mango float daw ang pangmalakas ang dessert kapag may birthday. Yan ang pambatong ideya ng kawander natin si Gemalo. Oh, doon ko kayo ba? Agaw pansin nga online ang viral video niya kung saan ang mga bisita taabala sa pagsandok kada pinggan. Ang pangmalakas ang binabanatan, ang nakakatakam na giant mango float sa isang handaan. Birthday ko po yun, inisip ko po na gumawa ng giant or malaki na mango float para po ipakain sa kasama namin sa simbahan. Tapos ang intention ko po na makakain yung lahat ng tao doon, hindi po ako nag-expect na mag-viral yun.
paano ba naman hindi pagkakaguluhan? 50 litro ang kasya sa isang malaking container. At tumbas lang naman ang 35 normal size container ng mango float. Sulit nga raw ang 4,000 piso na nagastos. 20 katao naman daw kasi ang craving solved. May take home pa nga. At dahil nga blockbuster, agad-agad nga raw siyang dinagsa ng mga order. Reaction po nila ay, hala, ang laki. The biggest mango float. Wow! Yun po, ang saya-saya po nila. Natutuwa po sila. Tapos ako naman po, masaya po na nakikita na happy sila na kumakain. Hindi nga raw porke malaki ang lagayan, tinipid na sa lasa. Dahil ang sangkap ika nga, siksik, liglig at mag-uumapaw na biskwit, gatas at hinog na mangga. Nadatnan nga naming abala si Gemma Low. Mayroon daw kasing may birthday sa kabilang barangay. At ang request ng celebrant, ang paborito nitong mango float, pero make it giant. Kaya naman aming sinundan ng magkaalaman sa mga dudulog na bisita sa handaan. Happy birthday! Sobrang special ng birthday ko kapag meron mango float. I wish ko ay good health. Salamat ako sa Panginoon nga binigyan ako ng another year. Grabe ang sarap. Ang pambatong Mythical 5 ng kanyang barangay at paaralan na si Franz, balak na i-celebrate ng big time ang kanyang kaarawan. Imbis na bolang pambasketball ang bitbit, giant mango float ang kanyang ipapasa sa kanyang mga katropa. I wonder, makapuntos naman kaya ang giant mango float sa kanilang panlasa? Unang-una ko nakita na pinakalaki na mango float. Masarap at matamis kapag kinain mo, malilimutan mo yung problema mo. Parang tama lang yung lasa, hindi nakakaumay. Tunay nga, ang simpleng kaarawan magiging espesyal at wagas kapag kasama ang mga kakampi sa hirap at saya. Samahan pa ng giant mango float na MVP o Most Valuable Panghimagas. Sabi nga nila, kapag malaki, sulit. Pero para kay Juan, ano ba ang mahalaga? Ang laki o ang lasa? Lasa. Kasi kahit malaki at wala naman lasa, hindi mo rin makakain. Sayang. Pero kahit maliit, basta masarap, ubos. Para sa akin yung lasa. Lasa mo talaga malinaw na mahanap-hanapin kasi nandila mo yun. Yung ani mo yung laki kung di naman masarap. Aba, eh talaga namang masarap at talagang sulit yung mga pagkaing malalaki. Pero paalala lang mga ka-wonder ha, lahat po ng sobra ay hindi maganda. Kaya hinay-hinay lang sa pagkain at pangalagaan ng ating kalusugan. Kung maka-encounter kayo ng mga sobrang malalaking pagkain, it is always good to share. Huwag yung piliting ubusin, di ba? Para lang sabihin niya masayang, i-share natin kapag sobra na buhay yung laki. Kaya ba mga ka-wonder, kung may mga kwento kayong gusto mapag-usapan, mag-message lang kayo ng photo or video sa aming Facebook page o mag-email sa iwondergtv@gmail.com. I-follow niyo rin po ang aming social media accounts ng iWonder. Ako po si Susan Enriquez. Paano po magkita-kita po tayo tuwing Linggo ng gabi, 8 p.m. sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder!